Guys, ito na guys, yung hangin, no? Kung ano, change of the season, talagang ganito yung ano namin, status ng aming weather. So, timing lang na naka-harvest ako kahapon ng mga dahon ng saging. So, hindi na sila magusot-gusot, safe na. So, ma-preserve ko na sila. So, itong avocado ko, malaki pa ang gagawin ko dyan. Major pruning ako. At saka yung peaches na yan. Nako, mangga ko naman. Nako, sana magbigay ng maraming bunga next season, no? Every other season or alternate yan eh. Hindi nagbibigay ng bunga every season. So, yun, mahangin ngayon. Kaya, chamba lang kahapon din, no? Na naka-harvest ako ng dahon. Yun. So, itutour ko kayo sa aking garden, no? Corner to corner. Corner to corner. Huwag kayong magsawa para may idea kayo sa dito, sa garden ko. So, at this corner, no? Ito yung northwest corner. So, dito ko itinanim yung pinaka-baby ko na kalamansi. At saka yung pinaka-favorite ko na malunggay. Kasi, maganda yung kanyang dahon. So, nung pinutol ko, of course, ang nakakaganda niya, diba mag-ano yan, produce na yan ng mga bagong branch. Or salingsing. I don't know what salingsing in Tagalog. I'm not really good in Tagalog. Pero ito yung ginugulay ko. Gusto ko yung ganyan dahon, mga malalaki. And malaki din yung ganyan mga tangkay. So, ito pinutol ko with the help of my husband, of course. Pinutol namin early last month. And then, dito naman sa kabila, ito yung kalamansi, pangalawang kalamansi. Yan. So, maliliit pang kanyang mga bunga, no? Sa aking masugod na mga taga-subaybay talaga, mga suki, no? Kasi, of course, I'm only disposing my extra. Yan. So, at the back, sa shed, ito yung itsura. So, before mag-fully cold, i-harvest ko yan. So, yung mga hagdanan, compost bin, ganyan. Yan. So, ito yung itsura dito sa corner na ito. Mahaba ito. Kasi parang tier ito, no? Ng layers of garden. So, lahat dyan may mga malunggay yan. Parang mga 15 or 17 puno trees ito. And then, at this, sa sinking garden. Ito yung pinaka lower ground ng tier of garden ko. So, dito ko naman tinanim itong blood orange at saka pomelo. And itong tangerine. Tangerine. Ma, iba ibang klaseng citrus, no? Aside from the calamansi, of course, itong guava. Guava tree. Gusto ko siya kasi super lucky niya. Yan. So, yung friend ko, classmate ko sa elementary, sabi niya, yung mga bayabas na dati namin kinukuha sa kalibunan. Kalibunan talaga. So, sabi ko, wala akong kalibunan. So, I need to make my own kalibunan, which I called food forest, no? Dito sa deserto. And ito yung aking Japanese kumquat. Japanese kumquat, para siyang kalamansi, pero maganda kasi kinakain ko lahat yan, pati yung rind. So, meron siyang mga bagong sibol. Sibol siguro, no? Yung salingsing sa Tagalog. Yan. Tapos, kung ano-ano mga titinanim ko, ito yung aking nilagay ko na, tinanim ko na papaya. So, hindi na madidbol yung pinaka-ano. Pero nag-ano siya, oh. Diba? So, mabubuhay yan. Ito naman yung kalamansi galing sa aking idol na si Sir Joriel in California. Ito yung kanyang guava.
guava pala, hindi calamansi, sorry. Guava, no. Dalawa ito, iyan, at saka yung isa doon. Ngayon, ito naman, ito yung kay Tita Bibi, no, doon sa, galing sa kanyang puno, seeds yung binigay niya sa akin. Dalawa yung nabuhay. So, ito yung tita, at saka, dito naman sa ano ko, sa pader ko dito, yung isa kong blood orange. Dalawang puno yung blood orange ko dito. So, mahaba itong garden na ito, kasi hinati ko yung ano, may fence kasi dyan kung saan yung swimming pool namin. So, dito, isa sa citrus ko dito yung rare. Gusto ko kasi yung mga rare, no? Ang aking Buddha's hand. So, ito yung ino-offer sa temple, yung mga close hand na ganyan, yung parang praying hands. Ito yung ino-offer, no? No mag, magdadasal doon. So, ito naman may cobra vine. Ako galing sa kaibigan ko na yung nagsabi nga sa akin na yung mga bayabas nga namin noon, nung bata pa kami, hinaharvest lang namin sa kalibunan. sabi ko, gawa ako ng aking sariling kalibunan yun. Ito yung cobra vine. So, yung cobra vine, marami siyang health benefits din. Ito yung flower. So, i-harvest ko itong greens na ito bago maglamig. And i-dry ko yan 40. So, lahat dito, siguro mga 95% of the greens in my yards are edible. So, yung mangga, di ba? Pwede yung gawing tea, ang dahon ng mangga. Yung papaya, yung dying papaya, kung pinakamatangkad na ang liliit naman ng bunga. Yung isa, edible na. At yung isa naman, producing pa siya. So, yan. Tapos, of course, tanim-tanim ng ibang mga papaya, no? For the next generation na papaya. Yan. At saka yung aking bear lime na medyo sick siya. So, I need to feed this tree. But may bunga siya, no? May bunga. At itong, ano ko naman, itong rose na yan. Parang rootstock yan, eh. Rootstock yan, eh. Kasi tumubo lang siya dyan. I believe galing yan sa original roses namin doon na in-approot namin. At yan yung siguro naiwan na roots at tumubo siya. Maganda yan kasi climbing rose yan eh. Maganda siya, ano siya, hardy, no? So itong mga bulb na ito, i-transplant ko pa yan around our swimming pool garden. So, itinago ko lang muna dyan, pero itra-transfer ko yan sa lupa. And itong isa namang malunggay na ito, this is the seeds from my friend Lordy Lee, no? Inday, ito yung seeds na galing sa'yo. And I believe that this seeds is from the Philippines. So, yung mga malunggay trees ko kasi, iba-iba ang pinanggalingan ng mga seeds. So, ganito, no? Ito yung tier 1 ng garden. And then mayroong walkway and then another tier of the garden. And ito of course ginagawa ng asawa ko kung saan ako nag-garden, nilalagyan niya ng patubig. So dito naman yung tanjilo ko, yung tanjilo na looded siya this time. And isa dati kasi pagtanim ko sa tanjilo, hindi ko alam na yung seeds na itinanim ko dito ay mabubuhay siya. Eh, sumibol yung seeds. So, sila na lang dalawa, naging companion plant sila. Tapos sa ground ko, sa ito yung parang sunken garden. Ito dito yung mga punong kahoy, yung mga fruit trees ko. So, dito sa ground na ito, yung peach tree, mango, macadamia, calamansi again, and itong ludi dahon ng avocado. Ito yung Aravaipa, desert variety. So, sa katabi naman nito yung ang lemon. Lemon na nagbubunga na siya. Hindi ko pa siya makat, of course, no, napuproning ako, hindi ko makat kasi yun nga, may producing siya eh. Pero ito yung magiging main, main tree. Yan, paano ka talaga siya sa sky, pointing up.
So, tapos ito namang malunggay, volunteer ito eh. Kasi nagpo-volunteer, hindi ko na tinanggal. Ayun. And then, of course, yung mga banana, yung mga binibaby-baby kong banana. Ayun, kalamansi. Yung kalamansi kong ito, ito yung madali kong hinaharvestan kasi ano lang eh, malapit, no? Malapit. Pangatlong, ano yan, pangatlong tree. Ito naman si Australian lime, finger lime. So, si finger lime, mayroon talaga siyang bunga. Hindi ko napansin, nagbubunga pala siya, nagbunga na pala siya. Pero, pinaano ko talaga siya, pina usbong-usbong ko muna. And then, ito naman si June Plum. Heavy ata ito eh. Maasim ito. Akala ko nung una, ito yung si... Ano ba yung tawag nun? Yung pangpaasim na... Ano ba? Batuan. Akala ko nung una, ito batuan. Iba pala yung batuan. Puno pala talaga yung batuan. So, ito yung June Plum. Heavy siya. And then, malunggay ulit. Of course, malunggay, malunggay kasi... gusto ko may shade ang yard ko. And malunggay is a fast growing tree. So and then ito yung weeping mulberry. Weeping mulberry and then around our yard dito yung aking mga greens ng sweet potato. Meron akong dragon fruit na I need to cut and transplant, replant kasi hindi sila healthy on this side, no? So ano ko talaga yan, alagaan ko yan pag na-transplant ko na. So ito, malunggay na yan, sanga corner ang ano dito, no? And then yan yung weeping mulberry. And then dito yung ano ko ginawa ko dati na panganuhan sana ng beans ba, pero naging crowded siya sa sweet potato, so hinayaan ko lang muna yan. And then on this corner dito yung covered garden katabi ng shed. So dito din of course may moringa kailangan kasi gusto ko ng shade. And sa covered garden meron akong lemon. Yan si lemon. Merong lemon, merong variegated. Play area kasi ito dati ng mga anak ko. So, ginawa ko, tinanim ko si variegated calamansi dito para siyang ornamental plants lang nung una. Pero nagbunga siya eh. Meron siyang calamansi, no? So, nung pagtanggal nung nung slide yung ano, area na 'yan, naging ganyan na. Pero mayroon din ako mga potted na mga mga malunggay. And iba-iba eh. Dami ko pang mga tanim na not grounded. Isa ito si bangon nito, si laurel. So itatanim ko pa itong isa. Tatlo kasi yan eh, maliliit yan, super liit yan nung una, isang dangkal lang yung ano, pero itong malaki na ito ko diyan sa ground para lumalaki pa siya. And yung mga plumeria ko, ayan may ano. And then sa side na dito cover, dito kasi nung una yung mga kalabasa ko, no. So ngayon occupied ni sweet potato. Ito yung Molokai variety na sweet potato, super dark purple. Pinahiyaan ko lang siyang mag-crowd para maganda yung aking microclimate, no. Tapos, ito naman yung Birds of Paradise. Dalawa yan, hindi pa grounded. Gusto ko yan itanim beside the swimming pool. Naghanap ako ng space. Dito, yung nag-iisa kong cassava. Cassava na hindi ko ini-expect na lumaki siyang ganyan. So, dito naman yung ano ko yan, yung guava na naghihingalo. Pero buhay siya, no? Buhay. At isang, isa ding pumilo yan, Chandler variety. So, itong papaya ko na kailangan ko pa yang i-air layered, no? I-markot para magkaroon ng roots at ma-transfer ko sa ground. At yung mga bisol, apara,
gabi ang tawag nito no sa Tagalog. Medyo nag-ano siya, nagustuhan niya ang covered garden. Pero gusto ko lumaki siya para magkaroon ako ng space kung mag-walk around ako dito. Magkaroon ako ng space na ano, hindi ako yuyuko ng yuyukong todo. Si Plumerian ito, super mabango si Plumerian na yan. Yan. So, dami ko pang ialagay sa ground, no? And, yan. Yung mga next generation ko na papaya, naka-ground na yan. Mga three sets of three. And then, meron pa ako sa pot na mga seedlings. Nilagay ko ang mga seeds na ito before leaving for Philippines last June, no? So, ganyan ang hitsura. Hindi naman sila parehong malaking-malaki. Merong malaki, merong maliit. Hindi lang sila sabay-sabay. So, I need to transfer those little ones in the ground. So, dito, yung aking, ano, ito ang nangyayari, no? May ano ako eh. May ito yung success ng aking pag-air layered o pag-markot ng kalamansi. Ang problema, nung nagpag-transplant ko, itong naging hitsura. Ito naman siya, hindi siya na-stress. Pero yung isa na-stress, na sobrang stress, no? Pero buhay yan. Mabubuhay yan. Ganun talaga. So, yan. Tuloy tayo. Yan yung, ano, ito yung old garden ko. Dito talaga ako nag-start na garden. Pero, iginawa namin ng garden bed. Tapos, ito yung extra growth ng Molokai sweet potato. So, ito yung naging hitsura. Yung isang citrus ko dyan, Tangelo yan. Tapos, yung malunggay ko, na yung puno na yan is from Hawaii. Yung puno na yan, na ikakat ko pa yan kasi ayoko mag over the fence na. Pero nag-over the fence siya, hayaan ko lang, pero ikakat ko yan ng talagang todo na mababa. Tulad nito, no? Mababa siya. Pero nagustuhan ko kasi nagiging healthy naman yung growth. Pero ano yan, sanga. Sanga yan. Gusto ko lang kasi din may shade yan dyan. At the same time, yung ground dito, nag-enjoy yung kamote, no? So, marami pa akong mga babies dito. Yan. Tapos, meron akong mga baby calamansi. Meron akong sili, no? Ito yung sili na galing kay mama na tawag daw dyan siling demonyo. Iwan ko ba kung bakit siling demonyo, hindi naman masyadong maanghang. Pero siling demonyo daw eh. Yan, so. Yan. Itsura ng garden ko. Every corner, nagtanim. Kung saan-saan. Ayan, tapos ito yung gate, palabas. No? So sa labas, kasi wala kami HOA. I can plant basta ano lang talaga din yung manage. So ginagawa ko siyang dito yung ano ko yung lemongrass, and then sa likod ng lemongrass dito ko tinanim yung aking pig plant. May mga seeds na akong itatago dyan. Yan. Tapos yung side behind the lemongrass, yun yung garden ko for the sanga ng mga malunggay. Yan yung itsura. So dito sa pinaka end corner, ito yung ano ko eh, ito yung patch noong itinanim during COVID time. Ito yung mga ano ko lang sana, yung observation ko o kung saan ang pinaka-successful na malunggay. So, ina-alternate ko siyang itanim yung cuttings and then seedlings, ganyan. But, out of the pitong cutting, dalawa lang ang nag-survive. Ito, at saka ito. Pero the rest, mga seedlings na yan. So, 100% seedlings talaga ang mag-survive, no? So, and then, on the other side, yun yung lahat ng mga malunggay. I'm making this video
para makita ninyo yung growth ng mga sanga after I trim it or I clean the tree after magbunga ng summer. So yung mga ano ko naman dito, mga hibiscus ko na inano ko along the wall sa bahay, gusto ko silang mabuhay ng tuloy-tuloy, no? And itong saging na ito, kailangan na yang tagain ngayon talaga. And kahapon kasi nag-harvest ako ng mga dahon, di ba? So nilinis ko rin yung mga dahon, ng mga old dahon. And then yan, so corner to corner talaga yung aking pag-garden. So walang masasayang na space. Yan, nalinis na ko na yan yung underneath the ano ng mga saging. And then ito yung big challenge ko na malunggay, kasi it trim down ko talaga yan bago mag December, no. Ikakat ko lahat yung mga branches na yan. And then dito sa lane na ito, tinawag ko itong moringa lane kasi this garden are all mostly moringa trees. Ginawa ko ito para magsilbi siyang natural fence para mag-divide ng aming privacy sa neighbor. Kasi nung una walang tanim dito, wala. So ito yung naging hitsura. So yan yung kabuuan ng aking yard, guys. Thank you so much for watching, no. So hopefully mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, kasi dito ko ipopost yung aking mga fall video pag nasa garden ako. Ano yung difference? So ito yung fall season tsura. Yan. Thank you so much. Bye-bye.